po sa napakahinig na salubong na ibinigay ninyo sa amin. Hindi lang po dito sa Bayambang, kami dalawang pangalawang araw na po namin dito sa lalawigan ng Pangasinan. At lahat po ng napuntahan namin, ganito po ang nakita namin na salubong. Buhay ang solid note para sa UNED, para sa Tambalang Marcos at saka Duterte. Nakakataba po ng puso na makita ko kayong lahat. At alam ko po na marami po at yung iba po kahit na matagal na kantay na kabilang sa araw ay ang buong parin na daan tayo para sa ako ating mga pangalaman at ating mga kita. Ang aming adhikain ay ang pagkakaisa. Ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipinas. Tayo po ay nasa gitna ng krisis ng pandemya. Tayo po ay humaharap ngayon sa krisis na ekonomiya na talagin ng pandemya. At kung meron po tayong natutunan dito sa mga pinagdaanan natin sa nakaraang 20 taon ay ang bawat Pilipino ay kailangan ng tulong. At alam naman po natin, kahit sinong Pilipino, kahit sinong pinakasikat, hanggang yung pangkaraniwang mamamaya, yung pinakamayaman hanggang sa pinakamahirap, yung hagula sa Pangulo, hanggang sa pinakapangkadyaman na mamayan ay nangangailangan ng tulong. At alam naman po natin, wala na pong tutulong sa Pilipino kung hindi tayong mga Pilipino rin. Alam naman po natin na ang isang tao, kahit gano'ng kagaling, kahit gano'ng kasipag, kahit gano'ng kalalim ang pagmamahal sa bansa, ay isang tao lamang. Ngunit, kapag tayong mga Pilipino ay nagkaisa at pinagsama-sama po natin ang galing, ang husay, ang sipag, ang bait, ang pagmamahal ng mga Pilipino, kaya po natin harapin kahit anong hamon ang dumating dito sa Pilipinas, kahit anong kahirapan ang pagdadaanan natin, tayo po, basta't magkaisa, tayo po ay hindi lamang makakaraos kundi sisikat pa. Kailangan po ay lahat ng mga Pilipino ay magtulungan. Kailangan po lahat ng Pilipino ay nagmamahal sa kanyang mga kapwa. Alam naman po, sa pag-iibig-ibig po namin, ay nakikita po namin, kagaya rito, na napakainit ang pagtanggap ng ating kababayan sa mensahe ng pagkakaisa. Palagay ko dito sa Bayambang, hindi ko na kailangan pag-usapan pa dahil maliwanag na nagkaisa na ang Bayambang. Kaya po ng unity. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi na sa lahat ng mga presidential candidate, ako na po ang pinakamapalad dahil ang naging partner ko po ay ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang, at higit sa lahat ay siya ay malalim ang panindigan niya sa pagmamahal ng Pilipinas, ang aking Vice Presidente na si Mayor Inday Sara Duterte. Maraming salamat po sa aming mga kaibigan dito sa Pangasinan na sumali sa Unity Concert. Kaya naman po, ito pong mensahe namin
ay dinadala namin sa top 5. Ito po ang mensahe namin ay aming isinisigaw. Ang ating pagkakaisa ang pinakamahalaga na ating gagawin, unang gagawin. Dahil tapat ang aming paniniwala na yan ang unang hakbang para tayo ay makabalik. At hindi po natin pinag-uusapan ay babalik sa dati na parehong sitwasyon na galing pa na bago ng pandemya ay nais namin grupo ng unity ay sumikat pa ang Pilipinas at maging mas maganda pa ang Pilipinas at maging mas maganda pa ang buhay ng bawat Pilipino. At sinasabi ko ito na hindi lamang sa larang ng politika na dapat buhayin po natin ulit itong puso ng Pilipino, kung hindi sa buong lipunan tayo po ay isang buhay natin yung pag-aalala na ako ay Pilipino, ang pag-aalala na ako ay nagmamahal sa aking kapwa, na ako ay gagawin itong lahat upang pagandahin ang buhay ng aking minamahal sa kapwa Pilipino, ng aking minamahal ng bayan Pilipinas. Ipagpatuloy po natin yan hanggang tayo ay makaramdam ng tunay ng tagumpay. At ang tagumpay na aking pinag-usapan ay hindi lamang tagumpay sa darating na halaman sa Mayo. Ang aking pinag-usapan ay ang tunay na tagumpay na pinagkaisa natin muli ang sambayan ng Pilipino at ang sambayan ng Pilipino at bawat mamamayan ng Pilipino ay kapit-bisit humaharap sa buong mundo, tutulong sa kanyang kapwa at pinapaganda ang buhay ng lahat ng nasa. Yan po ang nanay, yan po ang aming lalitin, ang unity po, ang pagkakaisa po. Kaya ipagpatuloy po natin ang ating nasimulaan. Tulungan po natin lahat ng bawat isa. Tulungan po natin ang bansang Pilipinas. At magsama po tayong humaharap at ibigay natin ang lahat ng ating kakayahan. Umamatandan natin yan ating hanapin ng ating pangalan ng pagkakaisa. At kapag natin nagawa yan, tayo po ay makakarandam na sa wakas na sama-sama tayo mabangin muli. Maraming maraming sa ito. Maraming maraming mabuhay ang kayamban, mabuhay ang kalawihan ng Pangasinan, mabuhay ang sa bagong galaw, sa bagong lipunan, nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan, nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad.